Hindi lamang ang bilang ng COVID-19 positive ang tumataas sa kasalukuyan, kapansin-pansin rin ang pagtaas sa bilang ng mga na-ospital dahil sa iba't ibang karamdaman. Kabilang na dito ang hypertension, sakit sa puso at diabetes. Mga karamdamang higit na nagiging mapanganib dahil sa COVID. Ano ang mga dapat natin gawin upang makaiwas sa mga nasabing sakit habang patuloy tayong nakikipaglaban sa pandemya? Makakasama natin mamaya si Dr. Tony Lechon upang talakayin ang mahalagang paksang yan. Sa edisyong ito ng Balitalakayan, ako po si Weng de la Fuente. Pero bago po yan, sa atin muna mga balita. Sa ika-apat na araw, pumalong muli sa higit 3,000 ang naitalang kaso ng COVID-19 sa bansa nitong Lunes. Sa datos ng Department of Health, 3,356 ang karagdagang kasong naitala nitong Lunes o kabuang 597,763. Nasa 39,330 ang aktibong kaso, 91.2% nito ang may mild symptoms, 4% ang asymptomatic, 2% ang critical, 2% ang severe at 0.83% ang moderate. Nasa 61 naman ang karagdagang recovery so kabuang 545,912 at 5 ang karagdagang bilang ng namatay o kabuang 12,521. Naunang iniulat ng DOH na may 52 panibagong kaso ng South African variant cases, 31 ang nadagdag sa UK variant cases at 42 naman ang karagdagang kaso ng mutations sa potential clinical significance sa Pilipinas. Sa 41 South African variant cases, 41 ang naitala mula sa Metro Manila. Natatawagang pansin na rin ang Malacanang sa paglobo ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, pinag-aaralan ng Interagency Task Force o IATF ang sitwasyon lalo't hindi nakakayanin ng ekonomiya kung muling magpapatupad ng total lockdown tulad ng nangyari noong nakaraang taon. Partikular na pinagtuunan ng gobyerno ang pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa Metro Manila dahil sa 3 magkakasunod na araw ay higit sa 3,000 ang arawang kaso ng virus na naitala. Sa ngayon ay wala pa anyang konklusyon ng mga health experts ng pamahalaan sa dahilan ng pagtaas ng kaso sa harap ng United Kingdom at South African variants na nakapasok na rin sa Pilipinas. Isaan niya sa maaring dahilan ay ang pagpapabaya ng publiko sa pagsunod sa standard health protocols na mask, hugas, iwas. Batay sa report, tumaas ang kaso ng COVID-19 sa 4 na lungsod ng Metro Manila, kabilang na ang Pasay, Makati, Malabon at Navotas. Samantala, makakapanayan po natin ngayong umaga si Retired General Restituto Padilla na kabilang po sa national o sa NITAG na siyang nagpapatupad po ngayon ng mga polisiya sa pagbaka ng pamahalaan sa COVID. Magandang umaga po sa inyo, General Padilla. Magandang umaga, Weng, at sa lahat po na nakikinig.
Opo. Ako po ay tagapagsalita ng National Task Force at hindi po ng NITAG. Ah, okay po. Samantala po, naging kapansin-pansin nga po ang pagtaas sa kaso ng COVID-19 nitong mga nakalipas na araw. At medyo mataas po yung mahigit sa 3,000 na dadagdag araw-araw. Ano po ang nakikita ng National Task Force ano, na sanhi po nitong pagtaas na ito? Madaming ano no, madaming mga factors na maaring nagdudulot ng pag-aas na to, Weng. So isa diyan, nabanggit nyo, maaring pumapasok na tayo sa tinatawag na pandemic fatigue. Nakakalimot na yung karamihan sa ating mga kababayan na strengthuhan ang kanilang pagsusuot ng tama ng mga mask at saka paggamit ng face shield. At yung pag-iwas sa matataong lugar, pag-social distance, at saka yung pag-sanitize. So, siguro pagod na, higit isang taon na yung nakakaraan, kaya itong pandemic fatigue na to, kaya kailangan nating pantayan dahil paiuwi ito sa complacency o sa pagkalimot sa mga dapat nating gawin. Mm-hmm. Isa nga po talaga dyan, yung unang-una, medyo pagluwag na ng, ano, no, ng paggalaw ng mga kababayan po natin. At yung iba, porket narinig po nila na may bakuna na, ay hindi na din sumusunod dun sa ilang mga health protocols. Tama yan, Weng. At naniniwala kami na yun nga, nakikita na nila na meron ng pagdating ng mga bakuna, ito ay sinyales na magluluwag na rin tayo, ay magluluwag na rin sila. Pero hindi po ganun ang dapat natin gawin, no? Ang kinakailangan nung natin gawin ay habang dumadating po ang bakuna, kaunti-unti tayo nagbubukas, kailangan mag-stricto tayo na magpatupad ng ating mga health protocols. Mm-hmm. Ano po ang mga estratehiya no, na inilalatag po ng National Task Force para kahit papaano po ay sabi nga eh, mas mahigpit pa rin na maipatupad yung mga ipinaiiral pong polisiya? Unang-una po, ang ginagawa natin, tinitibayan natin ang ating health system. So yung pagpapatibay ng health system, yan ay yung pagpabakuna, mabilis na pagpabakuna ng ating mga health workers para hindi sila magkasakit. Para makatugon sila sa mga nagkakasakit ng COVID, alagaan nila nang hindi sila nasasakit. Mm-hmm. So yan ang number one. Yung pagpapalakas ng ating mga ospital sa mga pangangailangan nila, PPE, ganyan, yung kinakailangan ng kamot para sa pag-treat ng mga medsket at pagdagdag ng mga bed capacities at iba pang kinakailangan upang ma-accommodate lahat ng mga nagkakasakit. Tapos pangatlo, yung pagpapatibay ng mga local lockdown procedures. So enforcement ito no, sa mga local government units. So, yung pag-uwi ulit sa palawakang lockdown na ginawa natin noong nakaraang taon, kundi granular na lang at naka-localize. Mm-hmm. Sa mga matataas ang kaso. Opo. General Padilla, sabi nyo nga po yung pagpapalakas sa mga hospital capacity. Sa ngayon po ba, especially here in Metro Manila, kumusta po ang sitwasyon ng mga hospital? Kasi may mga ibang hospital po, especially dun sa mga areas na mataas yung kaso, like in Pasay, Makati, Navotas, and Malabon. Kumusta po? May mga critical areas na po ba o mga hospital na puno na din? Balita po namin ngayon, maraming mga hospital medyo talagang umabot na din po sa peak yung kanilang capacity. Tama, Weng, no? Nakakabahala. Yung mga matataas ang mga kaso na lugar, medyo approaching capacity na sila sa mga lugar na yan. At bukod dyan, telltale na rin, nagkakasakit yung mga workers nila. Tutulad dyan sa Pasay, may na-infect na ng mga 10 yata dyan sa isang hospital. Mm-hmm. Kaya naka-isolate yung kanilang mga staff. So yun yung sinasabi natin na number one concern na dapat alagaan natin yung mga health workers natin. Nang sa ganon, paalagaan nila yung mga nagkakasakit dahil hindi sila magkakasakit. So yun yung ginagawa natin. Tapos, pagdagdag ng bed capacity, yan yung ginagawa ngayon ng ibang ospital, tulad ng PGH, para ma-accommodate lahat ng may sakit. Pero pag dumating tayo sa critical at nag-over capacity tayo,
Yan po yung pinangihingatan nating pagkakataon dahil hindi na po natin matatanggap yung mga nagkakasakit at i-refer na natin sila sa ibang ospital na maaaring puno na rin. Mm-hmm. So iniiwasan po natin yan. Kaya nagsusumamo kami sa lahat ng ating kababayan na strictong sundin ang minimum public health standards sa pagsuot ng tama ng mask, gamit ng face shield, pag-iwas, social distance at laging pagsasanitize. Dahil yun ang number one nating General Padilla, sa ngayon po ba, existing pa din yung mga itinayong pasilidad ng gobyerno to accommodate yung pong mga i-quarantine or sabihin natin yung mga kaso ng COVID na hindi kaya sa mga paggamutan? Mayroon naman po tayong mga isolation facilities. No? Madami na to. Sinimulan nating padamihin ito noong nakaraang taon pa. So ina-update lang natin ito. At nang pagganon, meron tayong karagdagang pasilidad kung saan pwedeng mag-isolate yung mga nagkakasakit. Kasi karamihan naman sa mga kahawa ay asymptomatic at mild ang kanilang symptoms. Mm-hmm. Pero ang iniingatan natin, yung maaaring mag-deteriorate ng mga pasyente na maging critical at severe para nang pagganon, hindi sila maapekto ang lubha at walang mamamatay. Mm-hmm. Isa po sa nakikita din na, na epekto ng pagtaas ng kaso, yung yung halos ang iba po ay pamilya hawa-hawa ang nangyayari. Tama po yan. Kaya nga po yung ating home isolation ay hindi na natin pinatutupad. Ang ating pakiusap ay pumunta sa isolation facilities. Para nang sa ganun, nakahiwalay sila sa mga kasamahan nila sa bahay na nasa magandang kalusugan pa. Mm-hmm. Baka po meron kayong panawagan sa ating mga kababayan. Especially, sinasabi po ng DILG na mas maghihigpit sila sa implementasyon noong mga ipinairal na quarantine at saka mga health protocols at tatapatan ito ng kaukulang parusa. Yes, Weng, madami na tayong LGUs na nagpapatupad ng fines no, sa paglabag. So ang aming pong pakiusap sa National Task Force ay pagkusang loob na po tayo na sumunod ng maayos sa tamang pagsuot ng mask, ng face shield, pag-iwas sa matatapang lugar at patuloy na pagsasanitize. Para nang sa ganun, matulungan natin ang ating sarili, ang ating mga sabuhay na makaiwas sa virus. Sa pamamagitan nito, papapapapa natin ang bilang tulad ng ginawa natin noong nakaraang Pasko. Mm-hmm. Ayan, maraming salamat po sa panahon ninyo ngayong umaga, General Padilla. Maraming salamat din, Weng, sa pagkakataon. At huwag po natin nakalimutan ang bili na ito, laging mag-mask, mag-face shield, mag-hugas at umiwas. Ayan, sige po. Mag-ingat din po kayo, General. Si Retired General Restituto Padilla ang tagapagsalita po ng National Task Force Against COVID-19. So kagaya nga po ng kanyang naging pahayag sa ating panayam, ang isa sa nakikita nilang dahilan sa paglobo ay yung pandemic fatigue na tinatawag. Ano? Kaya yung iba sa mga kababayan natin, hindi na sumusunod doon sa ilang mga ipinaiiral na disiplina. Pero ito po ang ating magiging proteksyon para mahawa po tayo ng sakit, ang bilin, laging ugaliin na magsuot ng mask, ng face shield, maghugas ng kamay at sabi nga iwasan natin yung mga matataong lugar na hindi natin sigurado kung hindi naman tayo protektado. At ang sinasabi pa ng National Task Force, hindi na rin nila ipinapahintulot ngayon yung home isolation dahil nga sa ang nangyayari, yung mga malulusog na miyembro ng pamilya ay nahahawa din. Kaya po ipinapakiusap na ang sinuman na makakaramdam ng mga sintomas o madedetect na sila ay positibo sa COVID ay magtungo doon sa mga isolation facilities na itinakdakbo ng pamahalaan at ng mga lokal na pamahalaan. So kung kayo po ay mahuhuli sa labas na hindi sumusunod, meron pong kaparusahan at fine o multa na kapalit po yung mga paglabag na yan. Ang iba pa mga balita sa aming pong pagbabalik.
Factual. We have to defeat the virus everywhere. Timely information. Balanced. Not only in the country, but also abroad. I'm certain of one thing. Interviews that people need to know. Watch Aguila Pilipinas! A one-hour newscast of reports coming from regional hubs in Luzon, Visayas, and Mindanao. Know the important updates in Asia in ASEAN in Focus. Track the latest stories in the provinces in Aguila Provincia. Tune into Mata ng Aguila, the evening primetime news program of Net 25. Balanced and objective, Mata ng Aguila covers national and international issues, tackles news on business, health, science and technology, entertainment, sports and human interest features, and current events. And Eagle News International delivers the latest global reports, impartial, accessible, and up-to-date. It brings to fore EBC's rich international scope and access to valuable information streams. Well, thank you to our Health Outdoor. Catch these programs on Net 25. You can also watch our news programs through eaglenews.ph and Eagle News Facebook page and YouTube channel. Totoo ang kasabihang may pera sa basura, lalo na kung magagawa ang iba't ibang bagay mula sa mga recyclable material na inaakala ng iba na itatapon na. May ilang barangay sa bansa ang nagre-recycle ng basura at makikita ang iba't ibang bagay na gawa sa basura. Mga dekorasyon sa bahay, proyektong ito, nagiging malinis ang kapaligiran bukod sa mayroon pang pagkakakitaan. Wala pang ikalawang bugso ng pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Sa kabila ito ng mabilis sa pagtaas ang kaso ng COVID-19 nitong mga nakalipas na araw. Batay sa ulat, ang pagtaas ng kaso ngayon ay maikukumpara sa bilis ng paggalaw ng kaso ng COVID-19 noong Hulyo ng nakaraang taon. Ayon sa UP Octa Research, nakikita na nila ang surge sa kaso ng COVID-19 sa bansa, lalo na sa ilang mga lokal na pamahalaan. Walang pangangailangan para muling magpatupad ng full-scale lockdown ng bansa sa harap ng pagtaas sa kaso ng COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, hindi lockdown ang solusyon kundi may iba pang paraan. Sa kasalukuyan, mayroon anyang 60 to 75% na available beds sa intensive care units, isolation facilities at hospital wards para sa COVID-19 patients. Bukod pa ang 77% ng ventilators na hindi pa nagagamit hanggang Marso 7. Sinabi ni Roque na handa ang bansa na gamutin ang mga magkakasakit. Paglilinaw naman ng palasyo, may kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng localized lockdown. At sa pagkakataong ito, makakapanayan po naman natin si Dr. Tony Lechon, isang health reform advocate. Good morning po sa inyo, Dr. Tony. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po. Opo, ikinababahala po ng Malacanang maging ng Senado yung tumataas na naman pong kaso ng COVID-19 sa bansa. Pero may vaccination program na. Ano po yung inyong nakikita na magiging trend ano, sa mga darating na araw? Well, pag hindi natin na pigil yan at wala tayong clear solutions,
baka umabot tayo ng 46,000 by end March. Mm-hmm. This is reminiscent nung nangyari ng July, August of last year. Kung papansin mo, I was then at the National Task Force and then nagkaroon tayo ng lockdown March 16 hanggang bandang July. And basically, mag-anniversary na pala tayo in a few days. Right. So, ang kaibahan lang ng pagtaas dito kumpara dun sa July-August, noon ang main reason talaga, social mobility. Nasabi kang taong lumabas at nagkaroon tayo ng pagtaas, umabot ng 7,000. Pero yun ay dahan-dahan na pagtaas. Tapos, nung tayo nag-modified ECQ, that was the time when the doctors asked for a time out, mm-hmm, na bigyan ng Pangulo, rather than ECQ, naging modified from GCQ, naging MECQ. Then I remember I called for a self-declared ECQ, yung kahit ano ang quarantine mo, ikaw na lang ang tumuring sa sarili mo na para ka naka-ECQ. Ibig sabihin, if you don't go to places na hindi naman kailangan, don't go there, magmas tayo. Kumbaga, ang mentality natin, ECQ, kahit ano ang gagawin mo. So, ang nakikita kong problema, itong latest natin problema, ay hindi lang tutungkol sa social mobility o health behavior. Mm-hmm. Kasi ang pagtaas nito ay napakabilis. Imaginein mo na ang pagtaas nito ay umaabot sa 3,000 cases for the last 4 days, no? Napakataas niyan. At ayon sa pag-review ko ng percentage of increase, 42% in 1 week sa last 7 days at 130% sa 2 weeks. At ang reproduction number natin ay 1.66. Talaga meron transmission. Now, 1 year na, kung nakapag-celebrate ka, parang it is puzzling while the people should not behave. Kasi magtatrabaho ka eh. Mm-hmm. I think most of the people na nakikita ko in the States na hindi nagpa-follow ng protocol are those people na talagang wala namang pera for the support eh. Pero kung 1 year ka na, kompleto na yung mga stocks mo to protect yourself, why should you not follow the compliance and that's important to it? Because if you're not going to wear those masks, pag nagkasakit ka, alam mo ang impact niyan eh. At napakamabilis naman yan na ang pagtaas kung related dyan to social behavior and compliance to health protocols. Mm-hmm. Now, ang dynamics and difference, may parang tayong clearly na dapat natin ignore. May South African variant na nakapasok at may B117. And 70 to 80% niya, highly transmissible. Now, if we don't understand the problem, we will not be able to solve it. And since ang IATF din ang nag-relax ng mga quarantine protocols, protocol, how can you blame the people when on March 1, they were the ones who tried to suggest na i-open ang cinema. That's number one. They were the ones na sinabi mag-MGCQ na tayo. Eh, buti na lang, Pangulo, on March 1 said, pag walang bakuna, wala MGCQ. Tayong MGCQ. So, ibig sabihin, sila rin ang nagsabing wala ng swab, wala ng quarantine. So how can you blame the people right now when the decision makers and policy makers were the ones actually trying to relax yung situation? Diba? Parang sineset up mo yung mga tao to fail kasi nire-relax yun na hindi pa handa ang taas ng cases. I remember nag-post ako sa Twitter and sa Facebook two days ago. Sabi ko, taas ng cases, 2,000 cases a day. Ang reproduction number noon eh 1.22. Tapos may threat ka ng variants. Meron kang sinasabing mga
pangangailangan pambakuna. After 1 week, ito na yung cases, 3,000 cases. 3,000 na. Oo, ang reproduction number, 1.66. Mm-hmm. Tapos ang problem mo, quicker to and faster yung pagtaas. Tapos kumalat na kahapon from yung South African variant from Pasay City, meron na sa Paranaque ngayon. So, ibig sabihin, hindi ito doon lang sa social behavior. Kasi isang taon ka nang sanay eh. Mm-hmm. Ako, double mask na nga ako eh. Oh, so, dapat hindi natin i-ignore yun. Kasi ano pang gagawin ng mga tao sa panahon ngayon, sa paghihigpit? Ang dapat na nakita kong ginawa, nung lumabas yung South African variant, nag-travel ban sila ng South Africa. Border control. Hindi sila nag-border control. Ngayon, ang sakit, I know hindi ka pwede mag-ACQ, but there should be a granular lockdown of the barangays na affected. I think si Mayor Calixto Rubiano nagsabi nga siya ng ECQ for Pasay City. Pero dinidefer niya sa IATF. Of course, the IATF will not allow kasi sila nga yung nagpo-propose na maging MGCQ. Mm-hmm. O ano nangyari after 1 week kumalat sa Paranaque ngayon? Eh, highly transmissible ito. Mm-hmm. Now, pag hindi nila to na control, this will be a problem later on because it will affect one of the vaccines that we have, yung AstraZeneca, na in a study in South Africa, they discontinued the rollout and pinantan ng Johnson & Johnson because of the lack of effectiveness pagka naging dominant strain in the country ay yung South African variant. Kasi ngayon, yung Wuhan strain pa rin ang ating more dominant strain, yung galing China, more than 95%. Ayun. Doc Pani, opo, kasi binabanggit nyo nga po, ang isang dynamics na nakapagpabago ano, dito ay yung South Africa at saka yung UK variant na tinatawag. Sa tingin ninyo, may pagkakataon na yung existing sa atin yung Wuhan yung original na ano na virus from China na existing sa atin, dadating yung pagkakataon na mas magiging lamang po yung South African variant or UK variant dahil sa mas mabilis na transmission nila sa ano sa tao. Tama po, yan po ang nangyari sa Europe ngayon. Na sa Inglaterra, nung unang in-announce to ni 1 month ago ni Prime Minister Boris Johnson, 62% ng admissions nila is secondary to the B117. Sa Amerika din, ang B117 nakakalat sa South Africa. Ang mabuti sa kanila, kompleto yung bakuna nila. Meron silang Pfizer, Moderna, and Johnson & Johnson. And almost 60 million na yun na kanilang napakunahan out of a possible 200 million. At sa London, mahigit na 25 million na yun na kanilang bakuna. Ang problema natin right now, yung bakuna natin ngayon ay donation, 600,000 from the Sinovac from China. And then yung sa Astra naman ay 525,000 na bakuna out of the WHO COVAX facility. So, ibig sabihin natin, and these are for the healthcare workers and these are not for the constituents. Ang susunod na bakuna natin ay 1 million doses coming from Sinovac, pero end March pa to. And then you have the 117,000 doses to Pfizer na naudlot April ang dating at ang Moderna, May or June ang dating pa. And then you have the commercial stocks ng private sector na Astra and the LGU sometime in July. So, ang iniisip ko, what would be the most important measure na pwede natin magawa ngayon since limited yung iyong supply? Well, sa akin tingin, ano, they have to take up a radical measure. Eh. One is they might want to consider Pasay City na granular lockdown or ECQ for 2 weeks. 2 weeks lang, Pasay lang. And then after that, bilisan nila yung genomics surveillance nila kung ano itong variants to.
I have received reports coming from LGUs na ang tagal daw ng results ng turnaround ng sa ng pag-analyze ng variants ito. And that also prevent them from contact tracings dito. Kasi hindi siya pwedeng gawin yun kung wala kang diagnostics. Eh, binawasan natin yung pagda-diagnose nito. Mm-hmm. And then after that, testings, contact tracings, isolate and quarantine facilities. And then padatingin na natin dapat yung mga bakuna. Oo, that will address the South African variant, particularly yung Pfizer. Imagine mo yung Pfizer, yun ang first na bakuna na na-approve sa Philippines. Hanggang ngayon, wala pa bakuna nun. Kahit isa po, ano. At may sinasabi pa po na, ano, na parang kailangan within 5 days, pag na-deliver yung bakuna, ay magamit na. Tama po yun. Eh, yun ang effective for the variant, eh. Maliban doon sa darating na Sinovac. Yung Moderna din, effective din yun. Yun ang number 2 na na-approve sa buong mundo. Eh, wala pa tayong EUA na darating na. Ang ginagawa ng ibang bansa, kahit marami silang cases na nakita ko very successful, itong Amerika at saka Europa, kahit marami kang cases, ang daming mo naman bala para kontrahin. So, yun ang solution actually natin, eh. Magbo-border control tayo sana. Kasi yung Pasay City, malapit sa NAIA. Saan naman manggagaling ang South African variant? Sa airport. Galing lang yan sa ibang tao. Mm-hmm. Eh, niluwagan na yung pagsaswab, pagbaba niyan sa quarantine facilities. Usually, sila ipupunta sa mga maliliit na hotel sa Pasay City. Eh, kung matagal ang iyong genomic surveillance dyan, eh, yung mga waiter niya, bellboy, na nakasalamuha mo, uuwi sa barangay yun, kakalat yun. Eh, natanggal na yung restrictions natin yun, na dati, andyan siya. So, wala tayong ibang pwedeng sisihin kung hindi tayo. Kasi, nagluwag tayo at that time na maraming kaso. And how can you blame the people? Kasi kung attitude ng gobyerno is to loosen up the restrictions, that sends a wrong signal to the constituents that you are also laxing. Mm-hmm. Kasi those are words, eh. But you know, you cannot control the environment when the policy makers actually relax their restrictions. Mm-hmm. Magdo-double signal ka, eh. Diba? I'm sure naiintindihan ng mga kababayan natin nakikinig. Mm-hmm. Kung nagre-relax mismo sila and they want a normal life na, buti na bito ng presidente. Tapos tinanggal mo yung swabbing and quarantine facilities na ganito. E paano ang kilos ng tao doon? Magkakaroon ng mixed signal. And then at the end of the day, sisisihin natin ang mga tao. Wala tayong metrics of na talagang ganun talagang ginagawa ng tao. Kasi I for one, kabisa po pamilya namin. At every corner, kahit nasa bahay, nakamask kami. Mm-hmm. So paano yun? Pero wala nagkukonsider yung importance ng variants na yan na yan ang binibigyang asikaso ng ibang countries in the world. So, turn a blind eye towards this. Because if we will turn a blind eye towards the variants, we might perpetuating another error. So, dapat yan ang kadilang ano, isipin as soon as possible. Because we have zero solutions right now, eh. Opo. Doktor, hayaan ba natin everyday na 3,000 ka ng 3,000. Oo. Yun nga po, eh, may mga projections pa na by the end of March ay magiging 6,000 per day itong mga infections na naitatala. Pero sa tingin po ninyo, nearing the first anniversary of the pandemic, ano, at nag-impose tayo ng mga lockdowns, may mga pangamba po, eh. Are we having the second wave of the virus? Well, alam mo, ang definition kasi ng second wave, there must be a termination of the first wave. Mm-hmm. Kaya hindi pa nga tayo nakakapag-flatten ng curve, tumataas na. I think we have a semi-second wave or a tawag ko nga second surge. Eh. Nangangamba ako na I'm very much worried about this second wave than the first wave sa dalawang kadahilanan. Ang number one, wala na tayong podo. So, may economic depression. So, the people are out there out of necessity to work. Number one yan. And that will cause social mobility. Number two, we don't have an answer on the South African variant and the other variants.
because of the limited supply of vaccines that we have. And kung darating pa yung malaking bakuna in 2 months' time, what are we going to do in the next 2 months? Kaya ako nababahala because of the high transmissibility. Hindi katulad nung July or August. And kung hindi mag-iisip ng mabilis ang ating mga decision makers, we might be facing a bigger pandemic kumpara sa last year. And I think it is very important to consider. So anong mga recommendations po ninyo na if ever given the chance na i-reconsidera po ng mga policy makers natin? Ang unang-unang pinapamatipid do mag-ECQ pa ng 2 weeks. Or kung ayaw nila noon dahil maigpit, ay mag-granular hard lockdown ka. Yan ang barangay. At saka sa other hotspots in the area. Implement nila yan to the letter. Mm-hmm. Number 2, dapat magbalik nila yung massive testing. Dati yan 30,000 a day. Gawin mong, ngayon yata parang 16,000 a day lang. Number 2. Number 3, magpadala ka ng maraming contact tracers. Tapos buhayin yung mga isolation quarantine facilities. Kumbaga science-based ang approach mo dito. Imaginin mo ang New Zealand, walang bakuna yun. Kontrolado nila yun. Ang Vietnam ko, umpisa lang. That is purely science-based approach. And then, padatingin mo yung mga bakuna kaagad, as soon as possible, to counteract the variants that we have right now. And then, of course, adherence to the health protocols. Nagagawin naman ng mga tao. I don't think we should blame them for doing that kasi alam naman natin na sa loob ng isang taon, ito na yung education na ginagawa natin. So, yun lang po ang aking nakikita kasi everyday naman nagpapalo ng health protocol and yet tumataas yung transmission rate ng napakabilis. So, I don't think that is the problem right now. I think something na nai-ignore natin is the presence of the variants in our country, which is happening also in other countries of the world. So, wag nating i-downplay. Anyway, maraming salamat po sa panahon ninyo ngayong umaga, Dr. Tony. Maraming salamat din po sa opportunity to add value. Pasensya na lang po kung may mga nasabi tayong hindi ayon po dun sa magiging decision mo ng palasyo. Magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po at mag-ingat din po kayo parate. Si Dr. Tony Lechon po, isang health reform advocate ang ating nakapanayam na naging bahagi din po siya ng National Task Force Against COVID-19 ng mga nakaraang taon. Pero dahil nga po siguro yung mga kanyang naging suggestion ay hindi naging katanggap-tanggap kaya hindi na po siya kabahagi ngayon. Pero kagaya nga nung binabanggit ni Dr. Tony sa ating panayam, hindi dapat na isa-isang tabi yung epekto ng UK at ng South African variant dito sa ating bansa. At sabi niya nga, bagamat hindi nagkaroon ng katapusan yung unang bugso, hindi pa rin naman masasabing second wave. So, second surge o yung semi-second second wave ng COVID ang nangyayari po sa bansa ngayon. And it's not possible o impossible, Anya, na mangyari yung mga projections na by end of March ay umakyat hanggang 6,000 na infections ang maitala sa araw-araw kung hindi po maagapan. Kaya nga ang kanya mga naging suggestion unang-una na, lalo na sa Pasay City, dyan po naitala yung South African variant ay mag-impose ng ECQ sa Pasay City o yung granular hard lockdown doon sa mga lugar na mataas ang kaso dyan for 2 weeks. Tapos ay ibalik daw yung massive testing. Lalo pa nga at ngayon sa mga pagbabiyahe po, hindi na masyado kailangan yung mga resulta o yung RT-PCR swab test at paigtingin yung contact tracing. And of course, kailangan din po
yung pagsunod sa mga health protocols na ipinaiiral. At yan po eh hindi naman ni maaring impose kung ayaw ninyo sundin, pero sabi nga para sa ating kaligtasan, disiplina po ang ating kailangan. Ang iba pa mga balita sa aming pagbabalik. Ibabatay sa kaso ng COVID-19 ngayong Marso magiging quarantine protocols classification na ipatutupad sa susunod na buwan. Sinabi ni Interagency Task Force o IATF Co-Chairman at Secretary to the Cabinet Carlo Alexi Nograles na tinututukan ang pamahalaan ng sitwasyon ng kaso ng COVID-19 ngayong Marso dahil sa ulat na tumataas ng mabilis ang coronavirus sa bansa. Ayon kay Nograles, maghihintay ng konkretong datos ang IATF hinggil sa paglobo ng kaso ng COVID-19 sa bansa, partikular na sa Metro Manila. Batay sa initial na report, 4 na lungsod sa Metro Manila ang may mataas sa kaso ng COVID-19 na kinabibilangan ng Pasay, Makati, Navotas at Malabon na ininalang dulot ng South African at United Kingdom variants. Inamin din ng Department of Health o DOH na nakakabahala ang naitatalang mahigit na 3,000 kada araw na kaso ng COVID-19 sa bansa. Magugunit ang nananatili sa General Community Quarantine o GCQ ang Metro Manila at 9 na iba pang lugar sa kapuluan. 4.5 million doses ng AstraZeneca vaccine ang matatanggap ng Pilipinas mula sa COVAX facility ng World Health Organization. Ibinahagi ito ni Cabinet Secretary Carlo Nograles at sinabing wala pang tsak na petsa sa pagdating naman ng Pfizer vaccines, samantalang ang mga bakunang Moderna ay inaasahan na sa Hunyo. Noong Linggo ay karagdagang 38,400 doses ng AstraZeneca ang dumating sa bansa na mula rin sa COVAX facility. Ito ay bahagi ng 525,600 doses na naipangako ng WHO sa Pilipinas noong nakaraang Marso 4, 487,200 doses ang dumating na sa bansa. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., maliit ang bilang ng mga bagong dating na AstraZeneca vaccines dahil isinabay lang ang mga ito sa isang commercial flight. COVID-19 vaccine supply kulang para sa halos 2 milyong healthcare workers sa bansa. Si Madeline Villar Moratilio sa report. Mads? Yes, Frank, sa kabila ng pagdating pa ng COVID-19 vaccines ng AstraZeneca, aminado ang Department of Health na malaki pa rin ang kakulangan nito para mabakunahan ang lahat ng healthcare workers sa buong bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, sa kanilang pagtaya na sa 1.8 million ang healthcare workers sa Pilipinas, kasama na niya rito maging ang mga nasa komunidad sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Sa ngayon, may mga bakuna pa lamang ng Sinovac at AstraZeneca ang dumarating sa bansa. Kung darating sa Mayo ang pangakong 4.5 million doses ng AstraZeneca vaccines mula sa COVAX facility, sasapat na ito para mabakunahan lahat ng healthcare workers sa bansa at masisimula na rin ang pagbabakuna sa iba pang nasa priority list ng gobyerno. Batay sa listahan, ang sunod na prioridad mabakunahan ay mga senior citizen na nasa edad 60. Kumpara sa Sinovac, ang AstraZeneca vaccines ay pwede sa matatanda. Pero ayon sa Food and Drug Administration, nag-iingat lamang sila sa mga nasa edad 80 pataas.
Para sa Eagle News, Marilyn Villar-Moratilio, we live in interesting times. Mga senador, giniit ang mas mahigpit na implementasyon ng health protocols dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Si Mean Corvera sa detalye. Mean? Nababahala ang mga senador sa muling pagsirit ng kaso ng mga nagpo-positibo sa COVID-19. Ayon kay Senate President Vicente Soto, resulta ito ng marahil ng pagiging kampante ng publiko at mas maluwag na panuntunan ng mga local government units sa pagbubukas ng ekonomiya. Sinabi ni Soto na katunayan ito na hindi pa maaring ilagay sa MGCQ ang mga lugar na may maraming kaso ng COVID-19, kabilang na ang Metro Manila. Gate naman ni Senator Christopher Bongo, hindi pases ang pagdating ng COVID vaccine para maging kampante ang publiko. Paalala ng senador, kakaunti pa lang ang nababakunahan na pawang mga medical frontliner at hindi paligtas ang mga ordinaryong mamamayan. Pinayuhan niya ang publiko na maging maingat at sumunod sa mga ipinatutupad na health protocols ng mga LGUs. Hinimok naman ni Senator Sani Angara ang local government units at Department of Health na paigtingin ng information campaign hinggil sa panganib ng bagong variant ng virus. Mahalaga ani na mabigyan ng babala ang publiko dahil sa dala nitong mas matinding panganib at mas madaling makapanghawa. Hinimok ni Angara na magdobing ingat dahil mas matinding dagok ang maaring maranasan ng bansa kapag muling nagpatupad ng lockdown. Para sa Eagle News, Mean Corvera, we live in interesting times. Sa iba pang balita, ikalimang araw ng oral argument sa anti-terror law petitions ipinagpaliban sa March 16. Si Moira Encina sa report. Moira? Suspendido ang ikalimang araw ng oral arguments ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa anti-terrorism law ngayong Martes. Sa abiso ng Office of the Clerk of Court ng Supreme Court, sinabi na sumasailalim sa self-quarantine ng ilang maestrado ng Korte Suprema bilang pag-iingat sa COVID-19. Dahil dito ipinagpaliban sa March 16 ang ikalimang round ng oral arguments sa ganap na alas 2:30 ng hapon. Unang na rin naantala ang ikaapat na araw ng oral arguments dahil sa naka-quarantine din ang ilang justices. Sa nakarang oral arguments, tinapos na ng mga maestrado ang interpelasyon sa mga abogado ng mga petitioners. Ang Office of the Solicitor General na abogado ng mga respondents ang susunod na harap sa mga justices para ilatag ang kanilang argumento at sumalang sa interpelasyon. Para sa Eagle News, Moira Encina, we live Asian Times. Kinundena ng Makabayan Block ang umano'y tokhang-style raids ng pulisya sa Zauren, Tagalog. Ito'y matapos ang napaulat na pagkamatay ng siyam na aktivista at pag-aresto sa anim na iba pa. Kabilang sa mga nasawi ang mga lider at miyembro ng mga grupong sinasangkot sa komunistang samahan. Sinabi ni Deputy Minority Leader at Bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate na ang madugong raid at pagtatanim ng ebidensya laban sa oposisyon at kritiko ng gobyerno ang gustong mangyari ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng terror law. Anya, ginawa na rin daw ito ng gobyerno sa Mindanao, Negros, Maynila, Tacloban at Capiz kung saan pare-parehong ang modus operandi ng pagsulpot ng mga kaso ng tokhang para patahimikin ang mga kritiko. Umasa naman si Bayan Muna Representative Eufemia Kulyamat, nasisimula na ng International Criminal Court o ICC ang preliminary investigation kaugnay ng umano'y extrajudicial killings sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Samantala, pinaimbisigahan naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa Korte Suprema ang umano'y factory of search warrants sa ikinasang operasyon ng pulisya nitong linggo. Sinabi ni Castro na gumagamit ang pulisya ng search warrant para magtanim ng ebidensya laban sa mga aktivista. Ayon naman sa mga pulis na nagsagawa ng operasyon, na-recover sa mga suspect ang mga armas at pampasabog. Dating pulis na nahaharap sa kasong murder na aresto ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group sa Abu Dhabi. Si Mar Gabriel sa detalye. Mar?
Na aresto ng mga operatiba ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG sa Abu Dhabi ang isang dating pulis na naharap sa patong-patong na kaso. Nakilala ang pugranteng pulis na si ex-PO3 Ruben Balyong na may warrant of arrest sa kasong murder at physical injury. Bago madismiss sa serbisyo, si Balyong ay dating nakatalaga sa Mandaluyong Police Station 3 kung saan nasangkot siya sa illegal drugs at maging sa gun for hire. Ayon kay Police Colonel Thomas Frias, acting director ng IMEG, ikinasa ang operasyon matapos na makatanggap sila ng impormasyon na ang suspect ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Nang biripikahin ng mga pulis sa Bureau of Immigration at sa OWA, dito na nila nakumpirma na ang suspect ay lumipad patungong Abu Dhabi noong January 4, 2019 at nagtatrabaho bilang security officer sa Star Security Services. Dito na sila nakipag-ugnayan sa Interpol para sa pag-i-issue ng red notice at sa pag-aresto sa suspect. Nasa kustudiya na ngayon ang PNP IMEG sa Campo Crame ang suspect na agad isinailalim sa booking procedure bago dalhin sa korte na nagpalabas ng warrant of arrest. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting time. At yan po ang kabuuan ng Balitalakayan, ang teleradyong handog sa inyo sa pagtutulungan ng Radyo Agila at Net25, ang programang tumatalakay sa mga pangunahing mga balita kasama ang mga personalidad sa gobyerno at lipunan na magbibigay linaw sa mga pangyayari ngayon at paano ito makakaapekto sa mga karaniwang mamamayan. Samahan kaming muli bukas, ako po si Weng de la Fuente at ito ang Balitalakayan. We live in interesting times.